Good day mga boss, magandang buhay sa inyo lahat. For today's video, gagawa natin ng vlog kung paano at ano ang tamang proseso at gaano kabilis ang pagpaparehistro ng sasakyan dito sa Las Piñas City. So ngayon, ang sasakyan ko ay galing sa Bicol, hiniram ng nanay ko. Kaya naman sa LTO kung ipaparehistro natin ng madumi, yan sa mag-inspeksyon at saka sa emisyon. So ipapalinis muna natin. Alrighty, pagkatapos nito, sa LTO na tayo. Let's go! So ayan na nga mga boss, no? Matatapos lang natin na magpakaruwas at pumili ako dito sa emisyon. Ang unang step natin ay emisyon test. So naandito tayo ngayon, nakaparada sa gilid ng emisyon at tayo na yung sasalang. Ang procedure nila, motor, tapos kotseng gasolina, tapos ako diesel. Alternate, maganda yung proseso. Ayos, tayo na salang, let's go! So ayan na mga boss, nakasalang na tayo ng emisyon. Ayun yung aparato, doon, diesel. Okay, sinili niya doon na niya. Walang lumalabas na usok. After 15 minutes, lalabas na yung result. Antayin natin. Ayan o, pinipicture o, no? Walang kasawa-sawang picture. Isang taon, araw-araw, 200 na picture ang ginagawa ko, mag-apon. Wala pa yatang 5 minutes, lumabas na o. Ayan o, pass. Diba? Ang galing ng good luck eh. Ang ganda ng pangalan nila o. Good luck, emission center. Good luck talaga. Bro, thank you! Mga boss, sa pinakamagandang diskarte, habang nakapila ka sa emission test, kukuhanan nyo na ng insurance. Ayan. I-authenticate pa kasi yung insurance nito. Hanapin nyo lang si Jo dito sa tapat ng, ayun yung LTO Las Piñas. Hanapin nyo lang dito si Jo. Dito lang yon. Sa tapat ng mismo, tapat na tapat mismo ng LTO. So para hindi sayang ang oras, pagsabayin nyo ang emission at saka insurance. Alright, diretso na tayo doon sa inspection. Andito dun tayo sa step na inspection. Pag private, di na kailangan ng stencil, visual na lang. Titingnan na lang ang chassis number, di ba? Oh, kung parehas. Ayos na, napa-stencil na natin. Susunod tayo dito sa table number 3. Boss, kanina ko sasabihin pag ano? Papalagyan ko ng back courier kasi kinakargaan ko minsan ng motor eh. Kinakargaan? Oo, meron na akong courier sa likod eh. Ayun, papalagyan natin ang back courier dahil kinakargaan natin ng motor papunta sa racetrack para hindi tayo mabala sa daan at nasita tayo, at least bayad tayo. Ayun, ina-additional na ni sir. Alright. Nakapila na tayo ngayon dito sa papunta ng window. So 1, 2, pangatlo tayo sa pila. Mabilis naman dito. Ang madami lang pila sa kanila ay yung nagre-renew ng lisensya. Alright. Ito nga yung sinabi ko kanina, ano, nilagyan niya ng note para lagyan ng carrier dito sa likod. Alright, ayan. Ayun, natawag na tayo. Gonzales 2680. Okay. Nakuha na natin. Saglit lang. So, ayun na nga mga boss, no? Saglit lang natin na-restore itong ating Fortuner. Ayun yung step by step, no? Tapos, ang kagandahan nito, in-restore ko na to as may bag carrier sa likod. Para hindi na tayo maabala dahil nga minsan nagsasakay tayo ng big bike sa likod. Baka pag nasa expressway tayo, mapara tayo. Tapos mahanapan pa tayo ng butas ng violation. Siyempre, hindi naman yung registrado. So kaya ngayon, ang ginawa ko, ayan, kung mapapansin yung mga boss. Ito nakalagay, rear bag carrier. Additional lang mga boss ng 100 pesos. Ayan, oh. Nakikita nyo 100 pesos. Kahit magkarga kayo ng bike, ng motor o kung ano man, ayan, 100 pesos lang, bali 2679 ang binayaran natin lahat. Kaya mga boss, no, kung kayo nagkakarga ng motor, gawin nyo yung ginawa ko, 100 pesos lang, wala na kayong abala. Meron na tayong panlaban sa Maninita. Okay?